What's up YouTube? For today's video, ipapakita ko sa inyo ang tamang paglinis ng sneakers. Umulan kasi ng malakas kahapon. Eh, itong Jordan 11 ko yung suot ko. So, nabasa siya, naulanan. So, bago ko siya ilagay sa box at itabi uli, lilinisan ko muna siya. So, sa isa kong YouTube short video, sinabi ko sa inyo na ituturo ko rin yung tamang paglinis ng shoes. So, ito na. Panoorin nyo na. Sa left shoe, ang gagamitin ko itong Clyde Shoe Cleaner. So, for deep cleaning, ito yung pinakamasasuggest ko pag sobrang dumi na ng inyong sapatos. Sa kabilang side naman, itong KS Wipes for sneakers or shoe wipes. So, kapag ka nagmamadali kayo, kailangan nyo malinisan agad yung sapatos, wala kayong time. Ito naman yung masasuggest ko sa inyo na gamitin. So, itong dalawang gamit ko. So, isang sanitary wipes, isang wipes for sneakers talaga. So, kung wala naman kayong wipes for sneakers, pwede naman itong sanitary wipes. Oh, itong wipes for sneakers, 59 pesos lang ata siya sa Lazada or Shopee. So, murang-mura, affordable, 12 wipes siya. So, bale, isang wipe kasi per pair. So, dalawa. So, dalawa magagamit nyo sa isang session ng paglilinis. So, bago ko magsimula, ipapakita ko muna sa inyo yung lilinisan ko ng shoe wipes. So, makikita nyo na madumi siya, naputikan siya kasi sobrang lakas ng ulan kahapon. So, ayan yung likod na part. Yung inside part. Sa may toe area, kita nyo madumi. Ayan. Natalsikan ng putik. Yes. So, isang wipes lang gagamitin natin para sa right pair. Isa lang. So, simulan na natin dito sa gilid muna. Kung makikita nyo, o mapapansin nyo, mabula siya. So, mas malilinisan maigi yung shoes compared sa mga sanitary wipes na hindi ganun mabula kasi nga hindi naman siya for shoe cleaning talaga. Nilinisan natin niya kasi ito yung pinaka napapansin ng tao kapag suot natin ang ating sneakers. Yung pwersa natin sa pag-wipe, huwag masyadong madiin para hindi naman ma-damage yung shoes. Lalo na kung ang material ng shoes nyo ay malambot or leather type, dahan-dahan lang ang punas. Tapos yung likod na part. At yung Jumpman. Okay. Tignan natin yung taas. Wala naman dumi. Pero pasadaan na rin natin. Pagtapos nyan, yung iba, pwede naman na pinatutuyo na lang yung basa na part. Pinahanginan. Pero sa video natin, natupunasan natin para mas maganda at mas makita natin agad yung result. May sumama sa towel. Punasan muna natin uli. Hayaan na lang natin matuyo kasi yung towel may naiiwan na himulmul.
So, mahalaga na linisan muna ang inyong shoes bago siya ilagay sa kanilang box para mapanatili yung freshness at yung magandang condition nila. So, ayan na, finished product. So, compared kanina, napakadumi. Lalo na itong midsole kasi puti siya, madali mapansin. So, compare natin siya sa kabilang pair. Diba? Ang linis, ang puti. Parang brand new. Kabilang side. Ito yung malinis na part. Diba? Ang ganda ng pagkakalinis sa kanya. Kahit mabilisan lang. Diba? Hindi siya masyado magkoconsume ng time. Itong sa left pair naman, ipapakita ko sa inyo na madumi din bago ko siya linisan ng Clyde Shoe Cleaner naman. So, ito yung toe part, yung midsole, kita nyo naman, madumi. Yan, yung back part, yung may Jumpman logo, hindi naman masyado. Ito dito sa may 23 pero kasi mahirap mata linisin itong part na to. Sa outsole, hindi naman natin kailangan linisan yan kasi nadudumihan naman na talaga kasi yan. So to start, magpapatak tayo ng 6 hanggang 9 na patak sa tubig na maligamgam or lukewarm water. Tapos gagamit tayo ng brush. Yung brush, hindi lang siya basta brush, provided siya ni Clyde pag binili mo yung product nila. Designated talaga siya sa panglinis ng sapatos. So i-dip natin siya sa water na may halong Clyde. Tapos ako kasi nagpapatak pa ako dito sa brush mismo para concentrated yung shoe cleaner. Para mas maganda yung linis. After nyan, itaktak natin yung excess na tubig. Then, let's start brushing. Okay, mag-alala, hindi masisira yung shoes nyo kasi panglinis talaga to ng sapatos. Mukha lang matigas yung brush, pero hindi naman. Tama lang. Makikita nyo, mabula siya sobra. Dahil ito yung ginagamit ng mga sneaker store pagka nagpapalinis kayo ng sapatos. Sa kabilang side naman. Backside. Okay. So, ito na siya. Ngayon, kaya tayo nagkamali kanina kasi ordinary towel lang yung gamit natin. Pero, dapat ang ginagamit pag naglilinis ng sapatos ay microfiber towel. So, don't worry kasi si Clyde, pag binili mo tong product na to, may kasama na siyang fiber towel, microfiber. So, Clyde, baka naman. So, kapag tapos nyo na siyang i-brush, i-wipe na natin siya. So, may dumi na hindi matanggal, pero pupunasan natin yan. Yan. Kita nyo, linis niya na. Sa heel part, tsaka sa toe, punasan nyo na lang ng microfiber towel. Kasi hindi naman na siya kailangan pang i-brush dahil mababaw lang naman yung dumi.
Lalo na pag ang material is patent leather, madali linisin yung upper part, yung patent part. So, sa kabilang side naman, punasan natin. So, ito na yung finished product. Diba? Ang linis na uli. Parang brand new. Okay. Again, bago ko tapusin tong part na to, paalala, itong Clyde Shoe Cleaner, hindi siya para sa lahat ng material ng shoes. So, mag-ingat. Huwag siya basta gamitin sa leather, sa suede. So, may tamang paggamit nitong brush na to. So, may instruction din naman pag binili niyo si Clyde. Basahin niyo muna instruction kung paano siya gamitin ng tama. So, bago ko siya ilagay sa box at itabi, yung pinagamitan nating wipes kanina, pwede pa natin gamitin dito sa outsole para lang hindi maduming-madumi yung loob ng box. Diba? Hindi kumapit. So, i-reuse natin siya para sa outsole. Okay lang yun. Unting wipe lang. Hindi naman na natin siya mapapalinis uli. Mapapaganda uli. Maalis lang yung outer layer ng dumi para hindi kumapit sa box. Yan. So, sa other pair, may nakadikit pa tape ata to. Mahirap matanggal. Yan, natanggal na. So, quick wipe lang. Hindi na kailangan ng sobrang tagal na pag-wipe para matanggal yung dumi. Yan. So, sa susunod na gagamitin ko tong pair na to, hindi na ako mamamoblema kung madumi ba siya o hindi. Ready to go na agad, di ba? So, last step bago natin siya itabi is ilagay sa box ng tama. Makikita nyo kakaiba yung box nitong Jordan 11 na to. So, pinakamahalaga itong shoe 3. Lagay natin sa loob para mapanatili yung shape or yung hulma ni Jordan 11. Kasi pag nag-crease siya, tulad nito, permanent na siya, hindi na siya maaalis. So, hanggat maaari, ma-minimize natin yung crease. So, lalagyan natin siya ng shoe insert. So, ng shoe 3. Okay. So, tabi na natin yan dyan. And the other one. Lagyan natin ng maayos. Okay. Then, yung paper, niyayakap ko sa shoes. Tapos, yan na. Okay. Tenet! Okay na. Pwede ko na siya itabi sa shoe rack ko. So, that's it for today's video, guys. Reminder lang na mag-invest tayo sa panglinis ng ating shoes. Kasi pinaghihirapan natin to, hindi biro ang presyo ng shoes natin. So, gagamitin natin yung tamang panglinis sa kanila. Okay? Tayo rin ang magbe-benefit nito. Okay? So, always clean your shoes. Huwag nyo hayaan na madumi siya for a very long time. Pinisyan nyo siya at least once a week kung lagi nyo siyang gamit. At least every 3 days siguro, lalo na maulan ngayon. So, sana nag-enjoy kayo, please. Like this video, subscribe, and share it to your friends na mahilig din sa sapatos. Thank you so much. It's DigSoulFly. Susunod na video ulit.